hookup at the Probably diagnosing like confirm. Yeah. 3,200 or something like that after tax. Oh wow, 3,200? Yeah, so. Oh wow, that's a lot. Pero pag sinasabi kang under ng insurance, ay under sa warranty na. Yung sinabi ko kanina, under sa insurance, tapos again, under sa warranty. Alright you guys, good morning, good morning, good morning. At ang current location natin is nandito tayo ngayon sa Winnipeg, Manitoba. Siyempre kasama natin si Mrs. Wow! Home time tayo at sa mga previous video natin nakita nyo naman dinala natin si Cordapia doon sa Volvo upang sa ganon ni Paayos. Yes! Doon nga yung check engine check niya. Kagabi tinawagan ako nung dealership at ang sinasabi nila sa akin di sa dealership bale ang pumapatak na gagastusin doon sa pagpapagawa doon is 2,070 including labor. Sabi nila hindi nila ma-sure kung covered ba ng warranty yung check engine niya niyang yon or hindi kasi ang problema na find out nila, na figure out nila kung ano yung problema doon is yung tungkol sa DEF gauge niya. Yung gauge niya na parang magsasabi na kung marami ka pa bang gauge or wala, ang mahal pa pala noon. Ang mahal pala ng ng pagpapagawa noon. Pumapatak na 2,000, sabi ko. Wala bang hindi ba covered ng insurance yung DEF niya? Sabi ko yung ganyan kasi first time lang naman nangyari 'yon. Yung sensor niya, kumbaga nag-malfunction yung gauge niya para malaman kung nasa accurate level ba ng kanyang yung DEF level or hindi, yun ang parang pumalpak. Although yung truck drivable naman, wala namang problema sa truck kasi yung truck is pwede naman siya, kumbaga sa ano is kumbaga safety operational naman yung truck pero yun nga nagkaroon siya ng check engine. Ayoko naman yung nakikita ko yung truck niya na may yung truck ko na may problema kasi baka mamaya kumpiyansa ako na marami akong DEF yung differential exhaust fluid niya yung pala wala na baka mamaya madirect ako lalo na pag nasa bundok tayo tapos ang mangyayari niyan. Eh, siyempre, lalo na yung sa British Columbia, baka mapagawi tayo doon pa tayo pumalpak. Tapos na tayo. Kung ang mangyayari mag-aano naman tayo kukuha na naman at magtatawag na naman tayo ng magtoto, ang mahal ng magtoto mga kaibigan eh. Kumbaga sa ano, nakakatala na yung matukan ng truck mo eh. Kasi talagang lahat ng kikitain mo doon mapupunta talaga eh. Kumbaga sa ano, aabono ka pa talaga eh. Kaya based from my experience, no? Kasi nangyari na rin naman sa atin 'yon eh kapag may napansin na akong kakaiba sa truck ko, sa truck kay Cordapia eh kailangan ko na talagang ipa-check kasi ayokong magka-aberya-aberya. At baka mamaya ilagay tayo o itirik tayo. Ayun ang mas malaking problema kasi pati load car kakarguhin natin yan kasi hindi mo pwedeng iwanan yung load na ganun lamang at yung truck pumalpak. Hindi pwedeng maging rason mo yung truck hindi natamaan, hindi pwedeng ano, kumbaga sa unsafety operation yung truck, kumbaga sa ano, as owner operator yung mga bagay na yun responsibilidad natin. Syempre kailangan mong i-secure yung load, yung trailer na loaded kasi kapag yun may nangyari, abay, mas malaki na namang aberya yun kasi nasa under of your hands yun eh. Kung baga sa ano, under responsibilidad mo yun kasi owner operator tayo eh. Katulad nung sa previous video natin nung nagka-pumalpak si Cordapia doon sa bundok noon eh, sa mga nakasubaybay sa atin. Kung gusto nyo panoorin, lalagay ko yung link dyan sa comment section down below para ma-check nyo yung nangyari. Yun, yung natow ako at nagbayad ako ng talagang masakit sa bulsa. Ayan, ilalagay ko doon at papanoorin nyo. Ngayon, papunta na tayo sa Volvo para tignan natin at babayaran natin yun. Makikipag-ugnayan tayo doon sa kanila kasi sabi nila hindi nila masabi kung under of warranty or hindi. Yun nga ang problema dyan.
Kaya kailangan na makipag-tusa ko sa kanila. Tatanungin ko at gusto kong ipaliwanag nila bakit hindi siya ba't ganun yung singil nila sa akin dun sa check engine lamang. Yan, tara. Kanina may sinasabi kang under ng insurance, eh, under sa warranty na. Yung? Sinabi ko kanina under sa insurance, tapos ngayon under sa warranty. May sabihin na naman, ano ba talaga na kahit? Hindi, under insurance, ay under warranty yun. Kaso nga lang, magsalita ka under insurance. Oh, under insurance. Alam niyo, guys, ganito kasi yan pag nagba-vlog ka. Wala tayong ano eh, kumbaga sa ano, kadalasan niya napapansin ng ibang tao. Normal na 'yon kasi hindi naman tayo scripted dito, no? At saka hindi naman tayo black and green na. Wala naman tayo sa Hollywood, kumbaga sa ano, wala tayong kumbaga green eh, o kaya scripted, o may take one take two. Kung ano lang lumalabas 'yun sa bunganga mo, 'yun na talaga 'yon kasi this is just a vlog. Wala itong perfecto sa pagbablog. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung lalabas sa bunga mo, yun na talaga yun. Yung tao na intindihan naman nila yan. Kasi normal lang naman yung magsalita ka kasi sinasabi mo eh, nagkakamali ka sa mga sinasabi mo, pero understandable na yun. Katulad ng mga kaskapa ko nagbablog, sila Pinoy Tracker, pag pinapanood ko sila, normal lang yung mga yun, mali-mali yung lumalabas sa mga bunganga. Kasi we are not scripted. Kumbaga, kung ano lang yung lalabas sa bunganga natin, yun talaga yun. But anyway, yun yung kagandahan. At least kayo paano papansin ng ibang tao. Ibig sabihin, nanonood sila sa vlog. Mayroon din naman kasi kapag kayong nagko-comment yung ibang tao, pero hindi naman nila alam. Kumbaga, malayo o wala naman talaga doon sa video yung pinagsasabi, kumbaga yung kinokomment nila. Yung ganun yun talaga, mga kaibigan. It is very normal lang talaga sa mga nag-vlog yung nagkakamali. Yan. Anong dawin na tayo, mga kaibigan? Papunta na tayo sa Volvo. Guys, ayan na, malapit na tayo sa Beaver. Para minsanan na lang yung ating largaan. Okay. Tama ka ba sa loob? Hindi na ako na lang. Oh, sige. Anong gagamitin ko? Yung Corpo o ano ko na lang? Natignan ko na lang kung magkano yung ano. Yan guys, tara. Pasok tayo sa loob. Ba't alamin natin? Woo! Alright. Hi! Good afternoon. Yes, unit 807. Travel transport under the lucky. 807, right? Yes, sir. Step level sensor is covered under warranty, but you have to pay for the air dryer cartridge. Oh yeah, so you mean the covered by the warranty? Oh, thank God, because last night they called me. They said they don't know if they covered or not. So they asked me if it has to be, I wanted to get fixed. Of course, I wanted to get fixed, oh, covered or no. So, yeah. So, yeah, thank you. Now, we're total. So, before, how much is my total before? $2,000 or something like that. $20-something? $2,000 something? Yeah. Okay. Are you Filipino? I am, but I'm born here. Okay, you're born here, but you look like you're Filipino though, so, yeah. But you're born here. Well, okay. I don't understand it, but I can speak it back. Okay, sure, for sure. So I'm just gonna sign everywhere here? No, I'll just
just showing you the review. Like, this is, and this is your total top. Oh, okay, yeah. Just showing you, like, what was done. Oh, what is done? Okay, yeah, so for sure. DF level sensor failed. That's the one that I asked them. Hook up at the diagnosing confirm. Like, yeah. 3,200 or something like that after tax. Oh wow, 3,200. Oh wow, that's a lot. I thank God it's covered now. I only pay 178.93. Yeah. Perfect. Thanks. Yeah, I'm paying it my corporation card. Yeah. Thanks. Whew. And also, I asked them to replace the cartridge, right? Yeah, it says right there. Remove and replace air dryer cartridge as per customer request. Yeah, perfect, that's yeah, the one. It's all here, like it shows the breakdown. Yeah, okay, so total parts, total core, 56. So $178 tax. Okay, perfect. Thank you. Paying it by my corporation card right here. Top is okay? Should be, yep. I'll get your real invoice out there. There you go. Thank you. Perfect. Your service fees key. Yan. Thank you. Thank you, sir. Have a good one. Okay, thank you. Okay, bye. Alright, you guys. Yan. Yan lang under warranty. Pinahan! Tara. Cellphone ko. Diretso na lang ako sa bahay. Ayan guys ha, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ang binayaran ko na lang is 178.93. Kaganina ang sinasabi nilang babayaran ko is 2,000 mahigit. Pero ito ngayon, yung cartridge lang ng air dryer ang pinalitan ko na yung rin-request ko. Yan. Kaya wala na akong masasabi, at least nagpasalamat na rin lang ako. Dahil yung cartridge lang nandiyan, remove and replace air dryer cartridge as per customer request. Nandiyan yung total. Oh, tapos yung labor niya nandiyan. Ito yung sensor niya, label sensor, DF tank, wala akong binayaran kahit labor 'yan. Ayun, pumapalo siya ng 984 yung label sensor lang ng tank, 984 na. Plus kung ano-ano pang mga tax plus labor pa 'yan dapat. Since naman na under warranty pati labor 'yan, sisingilin nila doon sa 'yan. Doon sa corporation nila. Yan. Iwan ko na sayo dito, han. Minsan na muna tas para maidiretso na natin. Yan. Cellphone ko para Tara, sundan mo na lang ako. Tara guys. Ayan guys, hanapin natin si Cordapia kung saan nila nilagay para ma-check natin yung dust niya kung kung talagang wala na yung kanyang doon. Ang laki nun ha, talagang kailangan kong bayaran yun kung sakali man. Saan nila nilagay si Cordapia?
Ayun. Nandoon. Oh, mga truck dito eh. For pick up tong mga to. Galing sa service. Ayun. Yan. Okay. Yun. Tandaan natin. Para malaman natin kung itong check engine na to kung ano yan, nawala na siya. Start ko. Tapos antayin natin mag initialize itong ating ano, itong ating itong ELD. Maglalagin lang ako at pagkatapos uuwi muna tayo. Dadaling ko muna si kumbaga sa dadaan na ako dun sa bahay para sa ganun makuha ko na yung mga ibang mga kargamiento ko. Kasi biyahe na naman tayo mga kaibigan. Diretso na tayo sa biyahe nito. Kaya enok muna. Check ko muna sa baba. Checkin muna natin. Yung cartridge, ang pinalitan nila yung air dryer ng cartridge dyan. Dyan sa ilalim yun eh. Dyan bandya. Sa ilalim. Eh, siyempre papasalamat ako dahil yung DEF ano niya pinalitan nila. Mahirap na yan. Wala naman tayong ibang pinagawa ngayon mga kaibigan sa truck natin kundi yun lang naman yung pinaka fatal or kailangan gawin sa truck natin, yung check engine niya, kasi number one talaga yon. Alam niyo naman bilang owner operator, ayaw nating matengga eh. Kasi kapag ka natengga tayo, babayaran natin yung kung ano man yung mga damage sa load, lalo na sa load niyan. Siyempre, responsibilidad pa rin naman natin. Guys, painitin ko lang sandali at pagkatapos uwi muna tayo sa bahay. Dadaling ko yung mga ano, pipikapin ko na yung mga ibang gamit ko, yung mga ano ko, yung mga pagkain ko, yung gamit ko na naman sa pagbiyahe. Mga kaibigan, so paano? Hanggang sa muli, no? Kita-kita ulit tayo sa susunod na ano natin, na video vlog natin. Kaya ingat kayo lagi at stay safe, keep safe, eat healthy. Ingat-ingat mga kaibigan. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Trucker.